si Rachelle Dianala. Hingi siya ng tulong na mapauwi ang kanyang mister na hinuhold ng amo nito, idol. Saan nilolotion mo? Lahat dito po at saka sa legs po. Tapos subat-tubat siya? Opo. Hindi nakita mo yung bunlangit? Oo. Opo, sir. Pero hindi na nga ako minsan tumitingin po, sir. Eh. Oo, nagbibigay nga ako ng yellow niya eh. Nilalagay niya sa bulaklak niya. Teka. Hindi ko ata kaya to. Punta niyo tayo sa barangay para doon po sa sweldo niyo natitira. And then after that, hatid namin kayo sa bangunod. Salamat. Kung hindi mo masingil yung 19 days, ako na lang po mag-abono. Dadagdagan ko pa. Okay? Sige po sir, maraming salamat. Good morning po, Corporal Tapilo po. Ang ngayon po kasama ko po si Ma'am. Nilareklamo po niya yung amo po ng kanyang asawa na si Sir Giovanni, which is po for 1 year daw po ay hindi niya nakita. Nag-update po sa amin yung asawa niya. Naka-turn over na po siya doon sa barangay. Sinurrender po siya ng kanyang amo. So ngayon po, hingi po sana kami ng assistance sa inyo, sir, para po sana mapuntahan po natin yung barangay and yung bahay po nung sinasabi pong employer ni Sir Giovanni. Sige. Okay po. Ito na nga, dinaksudan ko na yung matagal mo ng serbisyo doon. Magkakasama na tayo. Ilang taon ka din na dinamot ni ma'am mo sa amin. Almost 5 years hindi kanya pinapalabas doon. Ginawa kanyang ulila doon. Ginawa kanyang tig-massage ng katawan niya. Tagaligo. Hindi siya nahiya. Ito na, babawiin na kita sa amo mo. May katapusan na yung sakripisyo mo sa loob. Uuwi na kita sa atin. Sir, gaano po kahirap na magtrabaho kayo doon sa employer nyo na ginigipit po talaga kayo? Talagang pinagawaan niya talaga ako ng kwento. Pinadalhan niya ako ng CITG. Pagkatapos yung namatay yung tatay ko, kinabukasan, napaalam ako sa kanya, hindi niya ako pinayagan kasi may issue pa daw ako doon sa kanya. Totoo po ba yung kahit po pag po nagbibihis po si Ma'am Noemi, naguhubo pa po sa harapan niyo? Opo. At saka sabihin niya pa sa akin na dapat daw rerespetuhin ko siyang amo. Paano ko sa marerespeto sa mismo na amo siya naggumagawa sa harap-harapan ko na nakahubot-hubad siya? Ano po yung unang naging reaksyon niyo pag nakikita niyong nakahubot-hubad siya sa harapan niyo? Iniisip ko kasi trabaho lang naman eh. Pero para sa akin, lalaki po ako, simple nahiya po ako. Kaso lang, wala naman akong magawa. Lahat-lahat sinusuotan ko pa yan ng panty niya. Tinaglo-lotion. Lahat ng pagkatao niya, nakikita ko yan lahat ng katawan niya. Sa isang araw, hindi mo bilang yung pagmumura niya sa akin. Pero tiniis ko yan lahat kasi kailangan ko magsakripisyo para sa pamilya ko, sa mga anak ko. So ano po yung nararamdaman nyo ngayon na sa wakas po, nakatakas na po kayo doon sa bangungot nyo doon kay Ma'am Noemi? Kakakahinga ng malalim at saka talaga yung isip ko talagang nakaka-relax kasi habang nandun ako talaga sa kanya, turiti talaga ako sa mga sinasabi niya at saka pagbibintang niya. Right after po nung nakausap po namin kayo kay Sir Rafi Tulfo, agad-agad po kayong tinurn over ni Ma'am Noemi doon sa security office po ng subdivision niyo, di ba? Siya mismo sana naghihintay nga ako ng pulis kasi ayaw niya doon sa bahay niya kasi nahiya siya sa ginagawa niya. Ayaw, sabi niya sa akin, ayaw niya daw ng gulo. So, ngayon po sir, nasa custody ka na muli ng asawa mo. Pupunta po tayo kay Sir Rafi Tulfo para po personal niya po kayong makausap at matanong kung ano ba talaga yung totoong nangyari sa kalagayan niyo po doon kay Ma'am Noemi po. Na-ready na ko po. Oh.
Ma'am, sa paanong paraan po ba na i-turn over itong si Sir Giovanni sa custody niyo po dito sa barangay? So, ang ginawa po natin is nakikipag-coordinate tayo kay barangay secretary po. Then, si barangay secretary in-inform po tayo na nakalabas na daw po itong ating victim. So, itinitrace po natin kung nasaan yung victim na pag-alaman po namin na siya ay nasa Madrigal Gate na. So, nakalabas na po siya ng village na nirescue po namin. Then, in-invite na lang po namin siya rito sa barangay assistance, in-accommodate na lang po natin siya, yung pangangailangan niya rito. Then, I was also informed by the barangay secretary na ipipick upin na nga lang siya dito, ito turn over na lang daw po sa inyo. Kasama niya po ba yung employer niya nung dinala dun sa security office o talagang mag-isa lang po siya dun? Siya lang daw po mag-isa talaga. Then in-interview na po siya. But driver na lang po yung nagatid sa kanya sa security office. Then in-interview na natin siya rito, kinuha natin yung mga informations para ma-blatter po yung incident na nangyari sa kanya. Mr. Giovanni, nice to see you, sir. Good afternoon po, sir. Ma'am, kamusta po yung pakiramdam nyo ngayon na kasama nyo na yung asawa nyo? Masaya na po. Maano na yung utak. Ikaw po, sir. Siyempre, talagang masayang-masaya. Talagang... Ah. Hindi ko masabi. Talagang sobra. Gaya ng sinabi mo kanina, ma'am, ikaw nan yung maglo-lotion dito kay sir. Ikaw, sir, ano po yung plano nyo ngayon na... Nandito kayo sa hotel, tas magkasama. Masusundan ba yung bunso niya? Siguro kaya ko maglulus yun, pero masundan hindi pa kaya. Ang importante, magkasama kami ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Lahat po ng gastusin nyo, isu-shoulder po ni Idol Rafi. And para po makauwi po kayo ng maayos doon sa Bacolod. So ngayon po muna, relax nyo muna po yung utak nyo. Salamat ako kay si Rafi na pinadala mo kami dito sa Sogo. Kasi kailangan ko sa kululusyonan na ngayon. Ga, dahil mahal kita, gusto ko sa Sogo ka. Tayo po ay pauwi pong Bacolod. So, mukhang ready naman na po tayo. So, tara na po. Ngayon, nandito nga tayo sa NAIA Terminal. At syempre, kayo po ay pabalik na po ng Bacolod. Tulad ng mga ipinangako ni Idol Rafi, sasagutin na po niya ang ticket ninyong pauwing Bacolod. So, andito po ang ticket, sir. Ayan. At sabi po ni Idol, tutulong po siya sa mga kakulangan na sahod nyo. Kaya po, tanggapin nyo po itong 5,000 po. 1, 2, 3, 4... 5,000. Handog po ni Idol Rafi sa kulang pa po na sahod ninyo. Sir Rafi po, maraming salamat po sa tulong mo sa akin na nakuha ko doon sa amo ko. At saka maraming salamat na makauwi ako at saka makasama ko yung mga anak ko. Maraming salamat sa tulong mo lahat-lahat. Mabuhay po kayo, hulog kayo talaga ng langit.